Alam mo namang ikaw ang mahal ko, hindi ba? Aba, hindi. Hindi talaga alam ni Lira yun. Ang alam niya, siya, ang mahal ng boyfriend niya si Gilbert. At hindi ang babaeng kasama nito ngayon sa kabilang table. Pinaglapat niya ang mga labi at mahigpita hinawakan ang baso ng iced cappuccino sa kanyang harapan bago pa rin maibuhos. Sa salawahang hayop na galing sa pinakamalalim na level ng inferno, ilang linggo na rin niyang pinaghihinalaan ang lalaki. Napapansin kasi niya panayasama nito sa mga out-of-town business trips na hindi naman ito ginagawa noong bago pa lang sila. Madalas din ay nakakatanggap ito ng mga texts kapag magkasama silang dalawa. At may distansya pa kapag may tumatawag dito. At isang beses, bigla na lamang ito pinapunta sa bahay at may pabango ng babae ang damit ito. Kanina, dumaan ito sa office ng papa niya kung saan nag-o-ojete si Lira bilang executive assistant. Someday, si Lira na ang magpapatakbo ng kumpanya nila. Pero ngayon, alalay muna siya. Isa sa mga junior executive sila ang kanilang kumpanya si Gilbert. Sinabi nito tumawag daw ang kapatid dito na si Gina at nagpapasundo sa school. Gusto raw ni Gina na makipag-banding sa kuya nito. Nakipag-break to kasi ang boyfriend ng dalaga rito. Pumayag si Lira at sinabihan pa si Gilbert na magkita na lamang sila ng alas 8 para sa sarili nilang date. Na makaalis ang lalaki, lihim niyang sinundan ito. Ang sinasabi nitong school ay isang coffee shop sa Green Hills at ang kapatid at sinundo nito ay hindi si Gina kundi itong haliparot na babaeng kasalukuyan nitong kasama. Nang pumasok siya sa coffee shop, abala sa paglalampungan ng dalawa kaya hindi napansin ang paglapit niya. Dumaan pa man din siya sa harapan na mismo na mesa ng mga ito para maupo sa bakanting table sa likuran. Ngayon itapos na alampungan ng dalawa at painit namang nagkatalo. Ako ba? Tanong ng babae. Ako ba talaga ang mahal mo? Eh bakit? Hindi mo pa rin si iniiwan yung girlfriend mo? Heal, mantsa rin natin ngayon. 4 months na tayo. Apat na buwan mo na rin pinapangako sa akin na makipag-break ka na sa kanya. Bakit hanggang ngayon, kayo pa rin? Napatimbag ang silira. So, 4 na buwan na pala siya niloloko nung walang hiya. Mahal, alam mo naman, hindi ganun kadali yun. Hindi ganun kadali? Sikmat ng bruha. Ni hindi nga magandang babae yun. Nahihirapan ka? Bumuntungin nga si Gilbert. Anak siya ng boss ko. Sa palagay mo, pwede ako makipaghiwalay sa kanya nang ganoon lang. Baka malagi sa alanganan ng trabaho ko. At this point, sigurado na si Lira na lumalabas sa mga kuko, sungay at pangil niya. Mayaman lang kasi siya, maktol ang haliparot. Diba, nakikinabang ka rin naman sa kanya. Kaya nga tayo nakapag-Boracay last month, diba? Boracay? Halos, hindi mo naman ako pinansin nun dahil busy ka sa trabaho. Para naman sa kinabukasan natin ito, mahal. Malumani na sabi ni Gilbert, kapag nakiipon ako at secure na ako sa trabaho, saka ako nakakausapin si Lira. Konting pasensya na lang, mahal. Okay? Konting pasensya. Konti na lang talaga ang pasensya niya. Dahil bago pa malaman ni Lira ang ginagawa, nakatayo na siya mula sa kinaupuan dala-dala ang baso ng cappuccino. Sa bilis at dahas ng kilos niya, ay napatingin sa kanya, hindi lang ang dalawa, kundi pati ang mga nakaupo sa kalapit na mesa. Nanlaki ang mga mata ni Gilbert at talaglag ang pangan nito bago na naisabi rito ang cappuccino. Sana hat na lang ang binili niya at ang maluto ang walang hiya. Buti nga, hindi na pinukpok dito ang mabigat na baso. Pabagsak na yung binaba sa mesa bago na iniangat ang plato ng cheesecake na nasa tapat ng babae. Sa galit, itinapal niya ang dessert sa mukha nito para masubsob sa multicolored espasol sa kapalang makeup. Hinabol si Lira ng mga tili nito habang prantes ay naglakad palabas ng coffee shop. Nabuksan na niya ang pinto ng kotse na marinig niya ang tinig ni Gilbert. Lira, please, let me explain. Hindi na siya nakinig.
Sumakay na siya sa kotse. Isinara niya ang pinto na sasakyan at pinuhay ang makina. Patakbong lumapit si Gilbert sa sasakyan, pero lumundag ito pa iwas ng halos sa gasaan nito sa galit at sakit na dulot ng kataksilan nito. Nalalabo na sa luha ang mga mata ni Lira. Kinabig niya ang manibela at halos umiyak ang mga gulong niya ng pinarurot niya ng sasakyan palabas ang parking lot ng coffee shop. Dahil sa luha, dahil sa galit, distracted siya at hindi nakita ang Range Rover na paparating mula sa kalimaw niya sa kalsada. Hindi na ito nakuhang iwasan. Malakas itong bumangga sa kotse niya. There was a sudden, debilitating pain that thankfully plunged Lira into silent, blessed darkness. Hindi mapakalit si Jake Bavier sa Avedra habang nakupo sa waiting room ng ER. Pilit pa rin niyang iniisip kung ano nangyari. One moment the road was clear. The next is Range Rover has already hit a tiny Subaru Impreza in front of him. Ni hindi nakapagpreno ang binata dahil talaga niya inaasahan bigla na lamang may haharurot sa harapan ng kanyang sasakyan. Nalaman niyang Lira ang pangalan ng babae na kabanggaan niya mula sa lalaking humabol dito. Hindi nila sinubukang ibaba ng sasakyan ng babae dahil sa takot na baka may spinal injury ito. Pero pinilit ni Jacob at tingnan kung buhay pa ito. She had been bleeding, but she had a pulse and was breathing. Saka sa tumawag ng pulis at ang ambulansya, tumawag na rin siya ng abogado niya at sa kanyang mama't stepfather. Hinihintay niya dumating namang ito ngayon. Jacob! Nagangat siya ng tingin pagkatapos ito mayo nang umahangos pumasok ang kanyang mama sa waiting room kasunod si Tito Nestor at attorney Sir Yal. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang mama bago siya pinakawalan at sinapo ang kanyang mga pisngi. Are you alright? Are you hurt? No, ma. Sabi na lamang niya. Kahit pa kasulukuyang umiiyak ang kanyang tadyang at may namumuunas siyang pasa sa dibdib, nakakorte ng seatbelt niya. May mga galos din siya sa mukha at mga braso. Ano nangyari? Tanong ng kanyang stepfather na sunod na yumakap sa kanya. Bigla na lamang po siyang lumabas sa parking lot. Tito, hindi ako nakapagpreno kaagad. Binalingan din ni Jacob ang abogado ng kasama ng mga ito. Bata pa ang lalaki, only a few years older than Jacob's, 24, pero magaling ito at galing sa pamilya ng mga abogado at hugres. Thank you for coming, attorney. Tumungo ito. Of course, why don't we sit down so you can tell us what happened? Bago pa man niya maigi ang mga ito sa isang upuan, isang lalaki may edad na pumasok sa waiting area. Inisa-isa nito ang mga nasa loob bago tinuha ng mga mata kay Jacob. Nagningas ang mga iyon. Pagkatapos ay sinugod siya ng lalaki. Ito ang marahil ang ama ni Lira. Bago ito makalapit, isang maedad na babae rin tumakbo papasok ng silid at halos nilundag ang likod ito para pigilan ang lalaki. Hayop ka! Sigaw ng lalaki sa kanya. Muntik nang mamatay ang anak ko dahil sa'yo. George, you're making a scene, sabi ng asawa nito. Sir, pag-usapan po natin to. Kalmadong saad ng abogado. Dito naman itinuon ng lalaki ang mga mata. Pag-usapan. My daughter is fighting for her life now. Anong gusto mong pag-usapan natin? Pinusil ni Jacob ang kamay ng mama niya. Mahigpit ang hawak sa braso niya bago siya humakbang palapit. Sir, I'm very sorry. He stood his ground when the man's eyes flared with anger and hatred. Wala po may gusto mangyari ito. Dinurus siya nito. You should be in jail. Sir, aksidente po ang nangyari. Marain niyang giit. Nakakonsensya siya. Oo, pero hindi sapat yun para kusa siya magpakulong. Hindi siya nag-iwas ng tingin sa ama ng babae. Pareho po kami may kasalanan ng anak ninyo. Nagkataon lang, mas malaki sasakyan ko kaysa mas maliit ang pinsala ko. This is what I'm willing to do. Kung tatanggapin ninyo ang sorry ko, ako na po ang bahala sa hospital bill at sa lahat ng gastos ni Lira.
na may kinalaman sa kanyang injury. What are you saying, Jacob? Gulat na tawag ng stepfather niya. Kasabi naman itong hininga ni Attorney Soriano. I'm partly responsible, sabi niya sa mga ito, bago maling pinalingan ang ama ng babae. Yun po, ay kung tatanggapin ninyo ang sorry ko, kung ipipilit po ninyong makulong ako, I will not only not help with their expenses, but I will also fight you in court. Alam ko po ang kalye kung saan kami na-aksidente. May CCTV cameras po doon. Your daughter was the one driving recklessly. Nakita niya na laki ang butas ng ilong ng lalaki, pero huminga ito ng malalim. Bago halatang kumalma, pumikit ito parang sa lumunok ng ilang beses bago maling dumilat. Well talk, sabi nito, nagtatagis ang bagang. Pero kapag may nangyari kay Lira ko, walang abogado o korte ang makapagliligtas sa iyo. Tumango si Jacob. If I were in your shoes, sir, I would do nothing less. Saglit pa siya nitong pinag-aralan bago ito tumalikod at lumabas ng waiting room. Naiwan kasama nila ang ina ni Lira. Binalingan siya ng kinang. Namumugto ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Maingat siya lumapit dito. Ma'am, I'm so sorry about all this. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po talaga ginusto ang nangyari. Parang nakahinga siya ng maluwag. Nambigyan siya nito ng isang maliit na ngiti. Of course you didn't. Sino ba naman ang may gustong maaksidente? Hayaan mo muna ang asawa ko. Uni ka iya kasi namin si Lira. Inilahad dito ang isang palad. I'm Margaret Cuevas. Tinanggap niya ang kamay nito. Jacob Saavedra po. Namilog ang mga mata nito na makilala ang pangalan niya. The sculptor? Gulat itong tanong. Nahihiya siya ang tumango. Opo. We have a few of your sculptures at home and at the office. Isa ka sa mga paboritong artist ng asawa ko. I wish I could say it's a pleasure to finally meet you. Pero sana, hindi sa ganitong pagkakataon. Mahina siyang tumawa. Bago pinalaalan sa kanya ng kanyang tadyang na medyo may injury na rin siya. Are you alright? Tanong ni Mrs. Cuevas sa kanya. Kumapansing na pangawi siya. Nasaktan ka rin ba kanina? Nagulat siya na nagpakita ito ng pag-alaala para sa kanya. Hindi ba siya ito sinisisi sa mga nangyari? Minor injuries lang po. Aniya, hindi na downplay ang sarili mga pinsala. Huwag ay pinakilala ang mga magulang niya at ang abogado sa babae. Eventually, bumalik na rin si Mr. Cuevas. Mas kalmado na ito at ang hingi pa ng paumanhin sa kanila sa pinakatanitong galit kanina. Magkakasama sila naghintay hanggang sa pumasok ang isang doktor sa waiting room para sabihin sa kanila na stable lang ang kondisyon ni Lira. Pero hindi lang iyon. Sa kasamang palad, may spinal injury ang dalaga na ang kadalasang resulta ay paralysis ng mga lower extremities. Hindi na narinig pa ni Jacob ang iba pang mga sinabi ng doktor. Tumatak na lang sa kanya na may posibilidad na hindi na makakalakad pang muli si Lira. Ang sinabi niya kanina, aksidente ang nangyari at pero sila may kasalanan ng babae. Hindi siya nagsinungaling, pero hindi rin siya lubusang naging tapat. Hindi siya nakapreno kaagad nang biglang lumabas ang kotse nito mula sa parking lot ng coffee shop. Hindi lang dahil nagulat siya, kundi dahil nagtitext siya habang nagmamaneho. Iyon ang dahilan kung bakit nagalok siya ng bayaran ang mga gastusin ng dalaga. Hindi na inaasahan na dalang sa isang text mabaguhin niya ang buhay ni Lira. Nagising si Lira na para siyang lumulutang. Hay yata siya. She couldn't feel a thing. Parang puno ng bulak ang utak niya at nanunuyo ang kanyang bibig. Inilibot niya ang tingin. The room she was in had sunny yellow walls. Sarado ang blinds sa bintana pero maliwanag pa rin ang silid. Malamig din doon, air-conditioned. Naririnig niya ang mababang huni niyon. Nasa hospital ba siya?
Pilit inalaala ni Lira ang huli mga nangyari. Cappuccino and cheesecake and Gilbert. That is stupid, cheating social climbing us. Then, she remembered the accident. Napasingap siya sa alaala bago napalingon na mapasin ang pagkilos mula sa isang bahagi ng silid. Isang lalaki ang biglang napaupo sa sofa na nakasandal sa dingding. Nagulat marahil ito sa singhap niya. Their eyes met. Then, Lira felt the world around her fade away to leave her and this man alone. Hindi niya alam kung gaano katagal sila nagkatitigan. Basta sapat iyon para mapunan niya ang puyat sa mga mata nito at ang pagod sa gwapong mukha. Magulo ang wave nitong buhok na parang ilang beses na nitong sinuklay ang daliri roon. Maitim ang ilalim ng mga mata nito na naniningkit sa antok. His cheeks and jaw were also dark with his stubble that made him look sexy and masculine. Sa kabila ng pagod sa mukha nito, he was gorgeous. He stood. His movement strangely seductive even though he only got to his feet. Noon niya napagtanto, matangkat ito. He had to be more than 6 feet tall with a long, lean, hard body. "Hey," sabi nito, gamit sa mababang boses, ang tila nadaman nito ang kaibuturan ng kanyang pagkatao. Bakit para siyang hinaplos? Marahas siyang lipunok. "Hi." Pinag-aralan nito ang mukha niya at tagdaman niya parang mas lalo pang nanuyo ang bibig niya. "Kumusta na ang pakiramdam mo?" "Nangihina. Mainit ang sikmura. Parang di ako makahinga. Pwedeng pa CPR?" "Ano sa sarili?" "I'm okay, I think." "Lumabas lang ang mama mo para bumili ng merienda. Babalik din siya kaagad." Tumango siya pagkatapos ay tumikim. "Ah, sino ka?" Mahina itong tumawa at ay hilamos ang palad sa mukha bago na po sa silya sa tabi ng kanyang kama. "Hindi mo nga pala ako kilala. Ilang araw na kasi ako nandito. Kaya pakiramdam ko, umiling ito. I'm Jacob." He stopped himself and looked at her again. "Ako yung sa aksidente. Ako yung nakabanggaan mo. Yung driver ng ano ulit iyon?" She searched her memory. Hindi niya maalaala. Siguro talaga tagalan siya sa pag-iisip kung ano sasakyan nito. Kaya muli nag-focus sa mukha ng lalaki sa kanyang paningin. Puno ng pag-aalaala ang mga mata nito. "I'm really sorry about what happened. I swear to you, I wish I had break on time." "No, don't." And because it was in her nature, she reached out to him to comfort him. Automatiko, tinanggap rin ng lalaki ang kamay niya when his palms slid beneath hers. Nagpasalamat siya. Wala nang kakabit ang ECG machine sa kanya. Dahil malalaman nito, lumundag ang kanyang puso. "Hindi ko lang maalaala ang kotse mo. Range Rover." Mahina siyang tumawa. "Kaya naman pala, walang kalaban-laban ng kotse ko." Namapatingin siya ulit dito. Nakita niya na pangunin ito sa kanyang sinabi. "It was a joke. I'm not blaming you. Nasaktan ka ba?" Hindi ka agad nakasagot ang lalaki. Nagbamasan lang siya nito na para bang hindi maintindihan ang kanyang itinatanong. "Tinatanong mo ba talaga ako kung nasaktan ako?" Parang hindi ito makapaniwala. Kumunot ang noon ni Lira. "Ah, oo. I mean, sana alaala ko wala ka sa pagkakabangga mo sa kotse ko." Saglit pa siya nito ang pinagmasdan bago ito mahinang tumawa. "No, hindi ako nasaktan. Pero ikaw." Nagsimulang kabahan si Lira nang huminto ito sa pagsasalita. "Teka, siya ba yung nasaktan? What is it?" This time, he held her cold hand between both of his. His thumb struck her knuckles before he looked up at her again, sighed, and smiled in a reassuring manner that didn't really reassure her. "Mabuti pa, hintay na lang natin ang mama mo, tapos
Ipatawag natin yung doktor para siya na magpaliwanag. Di kung ano sa tinig nito, na lalo nagpabilis ang tibok ng puso niya sa takot noon ay pinakaramdaman ng sarili. Pero wala namang masakit sa kanyang katawan. May mga kumikirot. Pero mas hindi komportable kaysa masakit. Siguro dahil sa kamot. Ikinilos siya ang ulo, ang mga daliri sa kamay na hindi hawak ng Jacob, at ang mga daliri sa paa. Sandali, sinubukan niya yung muli, pero tama ang una niyang natama. Hindi niya maigalaw ang mga daliri niya. Sa katunayan, hindi niya maramdaman ang mga daliri niya o ang mga paa niya o ang kahit alin bahagi ng lower body niya. Suddenly, it was hard to breath as panic clogged her throat. "Oh my God," she whispered. "I can't feel my legs." "Oh shit, what had he done?" Dito na po nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Marami pong salamat. God bless everyone.